The Philippine Atov Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atov for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atov Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atov Technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, pare na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atov Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Pag-uusapan namin, bring free kayo para mag-message sa amin, ha? Huwag po kayo maiya. Bukas Labor Day na. Happy fiesta po dyan sa Binyan Laguna, sa Olivares. Happy fiesta! Especially po sa Olivares and Spain. Malapit ako doon bukas. Sa Rosario, nasa Rosario. Pagkakalat si Mayora nga po pala, huwag nga kalimutan, dahil hindi ko na lang. Yes, guys! Ano yung sino po? Anapin yung budang pag hindi niya nahanap. Wala. Mayora po ang nakalagay sa balota. Ano? Mayora. Mayora. Zero, number zero. Pag nakita niyo po yung bilog na hugis itlog, lagi niyo X. Yes. Huwag niyo sasidan. Di ba check? Tama. Both wisely po, ha? Okay, dahil tayo, ayun! Ayun! Ano nga ba yung miss Rachel! Ayan! Malapit na po sa May 25 na, 8 AM pa rin dito sa Atov office. Yes, so ang topic natin ay tungkol sa patabaing kambing. Ayan! Okay! The flash eh, no? Yeah. Ayun. Lusot. Patabay. Yes. Kambing sa likod bahay. Kambing po, basta sa kambing. Hanggat maaga pa po magpalista ta tayo para ma-reserve po namin kayo na upuan. Kasi reserve seating lang po to. Yes. Kahit ilan po kayo, pwede po kayong pumunta kung sakaling mapuno po yung hall namin, magpapagawa kami ng bago para sa... Yes, may hall! Yes, kung araw din yan. Opo, understand. Made to order, ah. Yes. Alas 8 po yan ang umaga. Mm-hmm. Ganun po ka-dedicated ang team Atov para maghatid sa inyo ng informasyon. No? Nope. Parang balita. Ang venue po, Atov Office, ha? Sa Block 11, Lot 11, Bolivar Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa City. Ayun. Kita-kita tayo. Kasalmiwa na buka. Yes. Okay, so, let's go straight to our topic. Yes. Ayan, bumabagsak na farm gate price ng baboy. May pag-asa pa kaya? Parang nabitin eh, no? Parang bitin yung topic. Kaya ang nagiging dahilan, nagiging nakaka-interesting ngayon. Nakaka-interesting? Kayo po, kamusta yung mga farm gate prices sa inyo? Para pwede nyo po i-post para masabi rin natin. Pwede po kayo mag-share. Opo.
isa muna. Tingnan natin yung share naman ng isang grupo. Okay. Yes, see. Ayan. Okay. For producers, a weekly price as of April 23, 2019, net price na po ito, ah. Tarlac, 120 to 122. Bulacan, 119 to 120. Philippine Pig, 120. Rizal, 117. Laguna, 118 to 120. Quezon B, 116. Sa C, 122. Bansud, 100 to 107. Meron pa po dyan, sa Marinduque po, 110 to 113. Cavite, 118 to 121. Yes. Tapos Batangas po, 121. Pampanga is 120. Nueva Ecija is 120. Naga, Bicol is 115 to 125. Maganda. Yeah, mm-hmm. Pero kung ano, kung maganda-ganda naman ang meron 122, 121, 125. Ayan, sa Cebu, 100 to 105. Medyo mababa din. Mm-hmm. Iloilo, 105 to 110. Bacolod, 110 to 114. Negros Oriental, 115 to 120. Leyte, 115 to 120. Jensen, 90 to 92. Wow, mas bumaba pa. Coronadal, 90 to 95. And Zamboanga, 118 to 120. Cagayan de Oro, 95 to 105. Zamboanga Sibugay, 95 to 105. Surigao, 100 to 105. Agusan Sur, 100 to 105. Butuan, 90 to 100. Pagadia, 98 to 100. Usamis, 100 to 105. Yun. Ang ito yung pinakamababa, 90. 90 po. Pero yan ay sa grupo ng nito na po. Yan lang yun. So, sa tingin ko naman sa party natin, wala pa naman babaksan na hanggang 90 to 95. So, pinaka-lowest talaga is 100. Meron tayo nakita sa internet na pag-uusap ng mga grupo kung magkano sa kanila yung presyo. Lumalabas sa Mindanao area din, sa Dal, Davao is 80 to 90. Wow. Depende raw sa itsura yan. Kung may buhok at kung wala. Dito sa Albay, 130. Ba, yun ang maganda. Maganda. Ay, biglang ano eh. Lagi ng bawi eh. Masyado, masyado bumaba, kawawa naman. Which is wala sa 80 to 110. Depende sa itsura. Kailangan talaga bagong paligo. Siguro nakakaintindi ko sa itsura kung payat or yung mataba. Mataba or kumikilo siya ng 100 pataas. Kung baga, titignan din nila kung makapalagtaba or Hindi po. Hindi kasi meron yan. Yung mga bumabiyahero, pinipisil lang nilang Papisil nga. Kasi naman may tanaman. May tanaman naman eh. Na instrument na susukat. So, in short, mga kaibigan, isa lang po yan na sinabi sa atin. Meron sa internet, meron po sa core producers na weekly, nilalabas sila. Ang aming pong layunin dito is umaksyon tayo sa napabalita sa TV. Ayun. Anong balita sa TV? Ano lang, may tag lang ha. According. Concern lang ko dun sa mga nag-comment. Pakibaba ng konti. Ayan o, si Vicky paki-off naman ng background news. Which is kasama po talaga siya sa aming program. Yes. Ay, iba mo na rin. Medyo lakas-lakas na natin. Lakas na yung boses, yan. Yes. Boses na lang yung i-adjust na. Hindi na po natin ma-adjust po ito. Talaga naka-ano na po. Yes. Fix na po yan sa program namin. Pero salamat sa comment niyo, sir. Hindi masyado naririnig, so lalakas-lakas na nalaman natin ang boses. Yes. Anong balita ba? Kaya tayo na-push na itong italakay natin. Bukod sa nakita natin na mga nilabas ng ating mga grupo. According sa news nung nakaraang Saturday na ang farm gate sa Mindanao area is 90. 90 per kilo. Yes. 90 per kilo. Yes. So, ito 80 pa nga. So, hindi po pwedeng hindi tayo mabahala. Yes. Pero, kahit na bahala tayo, nag-iisip tayo ng paraan. Para pag sa isang dead end na kalsada, naglalakad ka, naligaw ka. So, ano gagawin mo? Alam naman doon ka na lang. Kailangan humalang ka ng daan para makalusot. So, siya, nagawa ka na ibang daan. Yes. O kaya baka dito sa dinaan mo, magkakas ka ng ibang daan. Alternative way. In
Attention, gagawa tayo ng paraan para manatili ang pagpapatuloy ng pag-aalaga. Yes. So, ay, pag-asa. No? Ano bang epekto bago tayo tumalakay sa ispa? Anong epekto kung mababang level? Eh, no, ngayon, sabi nga yung mga bago ng nag-aalaga. Siyempre, kawawa naman yung mga backyard natin. Kung mababa, mataas yung cost nila, tapos mababa yung life weight, kawawa naman yung ating mga backyard. Oh, ayun. Yung mga nagre-reklamo na, yung cost ng feeds natin, pataas ng pataas. Mm-hmm. Tapos yung life weight price, bababa. So, ayan. Iba naman, matitipid nila yung sustansya na bibigay nila sa kanilang alaga. Yung nutrition naman, nagkukulang. So, oh, iba na nakasakit, namamatay. Kawawa naman yung mga growers. Eh, iba yung talaga pinagkukunan na nahanap buhay. Okay. Ayan. So, kumbaga, isa yan sa gauge natin sa pag-aalaga para kumita. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Oh, kasi ibabawas mo, bebenta mo. O, babawas mo. Eh, paano kung napakababa ng halaga? Oo, nang bilhin. Kasi, iba nga ma'am, naririnig na natin. Kung di sila mag-break even, lugi pa. Mm. So napakalaga ng live weight price. Yes, kasi doon nakabase ko doon sa buong buwan na inalagaan mo, ibebenta mo, doon mo makikita kung magkano yung tinubo mo. So yung paghihirap mo, yes, pag-aalaga mo, tapos mabayad ka pa, yes, ng mga caretaker mo sa tubig, sa kuryente. Yes. Tama. So, ganun kahalaga. Yes, saka yes, mabigat yun doon sa mga kung yun ang inaasahan nilang ikabubuhay ng pamilya nila. Tama. Kung ano, kung bubagsak ang ano, ang live weight, edi syempre wala silang kita. Anong papakain nila sa pamilya nila? Oo. Tama. So, dapat maging concerned tayo diyan. Mm-hmm. Pero hindi natin layunin dito na mag-create ng katatakutan. Yes. Yes. Pangamba, hindi po. Mm-hmm. Siyempre, kapag may problema, may solusyon dapat. Oo. Ito, tayong mga Pinoy o tayong mga Team A2V, gumagawa tayo ng paraan para ma-share sa inyo po kung ano po yung pamamaraan na para kahit bumagsak o mababa yung live weight ngayon, so may paraan tayo para gumawa na hindi tayo malulugi o kahit konti, kikita tayo. Yes. Oo. Hindi tayo magiging kontrolado ng ibang tao. Yes. Oo, kasi kailan madiskarte ka pag pumasok ka dito eh. Saka diba? Negosyante ka, alam mo kung paano lalaruin yung mga ganang presyo. Mm-hmm. So we're trying to solve the issue na hindi tayo maapektuhan at magpatuloy tayong lahat sa pag-aalaga. Yes. Okay? So ito na susunod namin tanong. Napapunta na po tayo sa ating talakayang main. Yan. May paraan pa bang magagawa ang mga nag-aalaga ng baboy sa lugar kung saan masyado ng mababa ang live weight price para sila ay magpatuloy sa pag-aalaga at kumita pa rin? Yun. Mm-hmm. Yun nga, yeah, diba? Biniti niya talaga yung price. Oh, sa price. Para may... Yan. So, i-stress natin. Lagi nang i-stress natin kung paano at ano yung dapat natin gawin. Dahil din sa tumataas na or bumababang presyo ng baboy. Oo, diba? Kasi may mga lugar nga mababa. Ano gagawin nyo? Oo. Titigil ba tayo? Diba? Kontrayo natin yan. Titigil ba o go? Siyempre. Siyempre. Oo, yan. Yan dapat. Go lang. So, kung itutuloy natin, paano tayo makaka-alpas dyan sa problema na yan? Di tayo mapektuhan. Yes. Parang sa may sakit ba? Kalatang virus ng lagnat o yung ano. Tapos maring naramdaman mo pero hindi ka naapektuhan ng gusto. Yes. Kumbaga naka-recover ka kaagad. Mabilis, or talagang sa isang pamilya ikaw lang dinilagnat. Parang gano'n. Ibig sabihin mataas ang antibody mo. Yes. So eto ngayon ang mga solusyon na pwede po ninyong gawin. Isa-isayin natin. Yes. Okay. Ano ba? Ano sa isip ano mo? Ano sa... Yes. Unahin ko na. Sa iba, lalo sa mga backyard racers. Ayaw na unahin siya kasi ito lalaki isa. Oo, sige. Hindi, ikaw muna. Sa iba, syempre, pwede natin yung mga retasong gulay sa palengke. Pwede tayong manghingi or, di ba, pwedeng bilhin. Pero mas mura naman yan. At least may napapakain tayo sa ating mga alaga na healthy naman. Pero syempre may process yan, hinuhugas-hugasan din. Oo. Saka pandagdag yan. Yes. Kasi kapag dinagdagan ng sinasabi mong retasong gulay galing sa palengke, mapabawasan yung halaga ng pangbibili mo ng feeds. Yes. Hindi naman natin, syempre maunawaan din ng mga feed companies yan, mm-hmm, na kailangang mabuhay din ang mga farmers at hindi lang ang sektor nila. Yes. Alam naman nila yung tagmamalasakit din sila. Yes. Oo. So, merienda? Merienda. O sige, eto naman lagi natin itong sinasabi, kung may kaning baboy, uhugas, hugas, hindi hugas, bigas ha. Hugas yung pinagtirhan. Yung pinagtirhan. Mm. Yun. O, kaya sa maraming mga restaurants,
ang tawag doon, yung mga... Ano, scraps? Oh, yan. Yeah, pwede natin. Oo, oh, oh, yan. Pero maglalagay pa rin tayo ng commercial feeds. Yes. So, ibig sabihin ba, 100% ang commercial feeds ka, yung 50% no, yun ang gawin mong kanin baboy. Kumbaga, i-schedule mo. So, malaking porsyento na 50% maawas doon sa lumalaking presyo ng commercial inputs feeds. Mo. So, di ba? Ang laki nun. Oo. So, ang kailangan lang dyan, kung nakukuha nyo lang po, maging resourceful kayo. Oo. Maging creative kayo. Kasi pag hindi tayo naging ganon, sabi nga nung ibang negosyante, wala kayong puwang sa industriya. Yes. Kailang gumawa tayo. Kaya nyo naman yan eh. Alam natin yan. Kaya nyang gawa ng paraan. O, sabi niya, mga retasong gulay, sabi nito, kanin baboy. Ano pa ang pwedeng pandagdag na makakamenos tayo sa inputs? Pagtatanim. Yeah. Magtanim ng sariling mga pwedeng ipakain sa mga alagang hayop, katulad ng mga San Fernando na gabi. Yan. Then yung mga kamote, yung mga dahon ng mga kamote. Yes, oo. Yan, pwede mismo, kahit kayo, yung ginamitan nyo na sa pagluluto, yung mga tera-tera, pwede nyo yung gamitin sa kanin. Yun, tama. Pagpapakain ng baboy. Yun. So, itanim mo, iproduce mo mismo yung ipapakain mo. Yes, oo. Okay? Oh. Ano pa ba ang hindi pa natin nasasabi sa kanila? Pwede. Yun, kung hindi gulay, di pwede rin prutas. Prutas. O kaya kung malawak-lawak yung mga lupain nyo na nagmamais kayo, pwede magtanim pwede ng mais. Mm-hmm. Na pwede yung natin pa-alternate. Saging, di ba? Mm-hmm. Meron saha. Tinitiban dyan. Di kunin mo yung saha. Oo, oh, yung saha, yes. Oh, yung pong mga, kasi iba hindi nakapalad sa atin sa nakaraan mga pagpa-farmer's talk natin. Yung pong pinagpigaan ng nyog. Sapal. Oh, sapal yun. So, sapal ng nyog. Pwede ho yun. Yes. Pandagdag din ho yun. Sabi nga, may sustansya din makukuha. Mm-hmm. Yung mga inards. Ano no? Inards. Ano yun? yung mga bituka. Ah, okay. So, mga bituka hasang ng isda. Oh, ayan. So, hugasang mabuti ilang beses and then iluto. Yes. Patiktikin nyo, tsaka nyo isama. Oo, yun, tapos yung sinasabi natin mga kuhol, kung nasa palayan kayo, pwede naman, oo. Huwag nyo lang po ipapakain yung shell. Siyempre, yung pinakamit lang ng suso ang ating ilalagay. 20%, 30% pwede natin isama sa commercial feeds. Kasi, yes, mataas ang kasi ang protina ng kuhol. Kaya yung mga nasasabi namin sa inyo, sabi nyo rin po dito sa aming animal nutritionist, kung ano ang meron sa inyo at kung gusto nyong malaman kung ilang porsyento, sasabihin po sa inyo yan. Yes, eto nga, sabi ni Sir Aaron, pwede daw Alzola, Madrid de Agua, at yun. Pwede yan, pwede natin ipakain talaga. Salamat Sir Aaron. Diba? Thank yan. You. Yan. O baka kayo, meron pa rin kayong pwedeng i-advise o may suggest sa mga nakikinig sa atin, sa nanonood, kung ano pa pong pwedeng additive na pwede natin idagdag sa ating mga pagkain, sa ating mga alaga. At syempre, nag-o-offer ang Team Atovi kung merong kayong murang mais, copra, soya, pwede po kayo mag-request sa amin as bigyan kayo ng free formulation. Yun. Ipo-formulate natin yan ayon doon sa mga available raw materials nyo. And then, may kasaming presyo para tingnan natin 10 pesos, 15 pesos per kilo ang masasaving. So, malaking halaga po yan. Na-estimate din nila kung gaano gagastusin. At the same time, alam nila kung ano ipapakain nila dun sa alaga. Yes. Tama yun, tama yun. So, resourceful and then creative and then kailang matyaga. Yes. Oo. Tsaka yun, kunyari, may gusto kayong i-adjust sa feeds. Sa yung self-mix nyo, pwede nyo tanongin si Mayora. Si yes. Ana. Oo. Sa ano po ha? May 13. Hindi. pwede naman po. Oo. So, sa ngayon naman, ang dami natin mga user na rin at sa mga bago inquiries na napapagawa sa atin. Hindi lang po pang baboy, pwede tayong pang itik, pang manok. Uh-oh. So, kahit anong alaga nyong hayo, pwede. Okay. Kasi importante ngayon, mga kaibigan, makamenos kayo, bumaba yung inputs nyo. Yes. Na hindi mapipinsala yung inyong kikitain doon sa inaalagaan nyo kasi. Yes. Mm-hmm. Tignan nyo si Sir... Bigyan natin sila ng halimbawa. Binalita po sa amin today lamang ni Mr. Roberto Biray. Yun. Mr. Roberto Biray, salamat po. Alam ko, manonood siya ngayon eh. Taga Bugalyon, Pangasinan. Sabi niya, March 14 na-receive niya yung products. Ano? April 23 nanganak yung baboy niya. Oo. Ang anak, pito lang. Okay? Pero, tuwan-tuwa siya kasi saganang-saganang gatas. Tapos walang diferensya yung mga biik. And 1.5 kilos ng isilang yan. Wow, ang laki yan. Malaki, di ba? Mm-hmm. Kahit pito siya, malalaki naman. Mm-hmm. Ang binalita niya today ay
grabe daw sa dami ang gatas, kaya talagang healthy-healthy at masigla yung kanyang baboy. Tapos walang amoy ang dumi ng hayop, konti lang ang dumi. Pero may And at higit sa lahat, nakakamenos daw siya sa pagkain. Iyon ang importante. Oh. Eh di, ibig lang sabihin, yung topic natin ngayon, hindi siya mapipisala. Kasi, bitch, ang pinag-uusap at tumataas ang pressure, yun ang importante talaga siya kasi ngayon. Kasi kapag mababa ang live weight, tapos mataas ang pidgos mo, wala na. Wala diba? Rin. O eto, ikukwento lang ho namin sa inyo. Thank you for sharing, Mr. Roberto Biray. Yes. Sabi niya, hindi ko na po ininjeka ng antibiotic dahil hindi nagkakasakit ang aking baboy. Mabilis matuyo ang pusod ng mga biik, eh kahapon lang yun. Wow, niya, no? Galing. Kumbaga, pinanganak kahapon, ngayon tuyo na yung... Wala kanya. Na, wala na pusod naman, pero tuyo na agad. Oh, galing. And as of today, 8 days old ang biik, 3 kilos na po ang timbang niya. Wow naman, ang galing ng ADG na, ha? Yes, one week, nadagdagan ng 1.5 kilos. 1 week, 1.5 divided by 7. Ilan yun? Diba? Yes. At bakit pwede divide? Explain mo, bakit pwede divide? Kasi para makita natin yung average daily gain o yung pang-araw-araw na kung ilan yung tinataas ng timbang. Ayon, ilan nga po? Binibigat. So, nung 8 days today, naging 3 kilos na siya. Dati 1.5, 3 kilos na siya ngayon. O, di 1.5, syempre, difference kasi nun divided by 8. So, ang laki nun, 187. ADG. Gatas pala. ADG yun. So, usually kasi, mga 100 to 80 to 100 lang yung dapat ADG ng isang biik. So, very healthy, mabilis bumigat, mabilis lumaki, no? Mm-hmm. Ang nakakatuwa pa sa kanya, dahil nga sabi natin, kayo po ang maggumawa ng sarili niyong style. Ginagawa niya kahit dumedede pa ito, pinaiinom niya rin ng Atobi. Okay. Yung biik. Mm-hmm. Kahit dumedede na sa inahe na meron technology, ano? 1 teaspoon technology to 2 liters of water. Oo. So, you see? So, ibig sabihin na, ano lang yan, purong gatas, wala pa siyang ibinibigay na solid food. Oo, nilalagyan lang yan ng technology. Pero yun mo yung 187 grams per day, per head na nilalaki, hindi mo kaagad-agad yung makukuha sa dinededi lang doon sa inahin. Usually, pag 8 kilos na ganun, 8 days, ilan ang timbang ng karaniwang piglet? Sakling piglet? 3 kilos. Kung 3 kilos siya for 8 days, pangkaraniwan yan, kung hindi maganda yung gatas, titimban lang niya ng mga 2 kilos. 2 kilos o mas mababa pa. Lalo na kung ang live weight niya is mababa. Oo. Depende. Ito, 1.5 na nga, no? Oo. So, eto pa po. Dahil ang topic natin ay live weight, ano, sabihin ay medyo mapipinsala kayo sa kita kung kayo ay hindi gagawa ng paraan. Yung sa kanya, as of today, lumabas po na ang kanyang pagkain ay 3 kilos na lactating plus pinapartner niya sa 250 grams na 1:5 hog budget feeds plus 1 teaspoon Atobi plus 1 tablespoon NBM. Dati daw 5 kilos lactating lang ang pinapakain niya. Eh ang halaga ng kanilang lactating ay 1.5 per sako. Oo. So lumalabas sa 30 pesos 30 per kilo. 30 pesos per kilo yan. O, edi per day, 5 kilo daw. O, di 150 pesos. 150 pesos dapat ang kanyang gastos. Oo. Pero dahil ngayon ay meron na siyang ibang style, nag 3 kilos na lang na lactating, 250 grams, ang kapartner lang na 1:5. Tapos ato BNBM, meron pang ato BNBM ha. Ang kanyang total per day ay 108.35 pesos pakain niya per day. So, minus 1 sa 150, 41 pesos, 65 tapos ang natipid na niya. Yes. Paano kung 30 days? Times 30. Body 1,249. Papalagay mo 1,250. Yan ang na-minus niya sa isang buwan dahil sa ginawa niyang style. Isang inahin lang yan, ha? Pero kung ang inahin mo ay 10, magkano na yan? Kikita ka ng 12,495.
So, hindi ka mapipinsala kahit ibagsak pa ang live weight dahil meron kang isa pang pagkakitaan, yes, yung na-save mo. Yes, oo. Oo. So, yung na-save niya, itabi niya. Tapos, anong gagawin niya doon? O, di. Pindahan niyo kami. Pwede niya invest siya ng bagong inahit. Oo, yes. Oo. Kaya, hindi ka na kailangang dumagdag pa ng ibang pera. Kuhanin mo dito yung pambili mo na lang feed doon sa mga biik at doon sa mga fatty limb mo. Diba? Oo. Ang laking savings to. Yun. So, kumbaga, dalawang way. Pwede kang kumita sa live weight at the same time, kikita ka rin sa pamagitan ng savings. Yun. Mm-hmm. Yeah. Oo, thank diba? You for sharing. Thank you po. Yes. Mr. Roberto Biray, and hope, sabi nga niya, lagi niyang ibabalita sa atin. So, ngayon po, dahil yung sinabi natin, meron pa tayong mga hindi nasabi pang sistema na pwedeng ipakain sa mga baboy. Mm-hmm. Diba, sabi nga ni Sir, Asola, Madre de Agua. Pandagdag po yan, ano ho? Mm-hmm. Ano pa? Ano pang halaman na pwedeng ipakain sa kanila? Kung meron tayong ano, yung darak, yung nakukuha doon sa palay. Ayan, maganda rin po yung source ng energy saka proteina, yung darak. Saka kopra, yung paliat, o yung sinasabi nating sapal, pwede natin pong idagdag doon sa pakain ng baboy natin. Doon sa mga late viewers, pwede trigo. Trigo, pwede. Doon sa mga late viewers po ngayon, sinasabi namin kanina pa po, ano yung pwedeng ipandagdag sa pakain sa baboy para hindi masyadong mataas ang costing nyo. Mm-hmm. Para kapag mababa ang live weight, may kita pa rin ho kayo. Yes, oo. Mm-hmm. At iyon nga, yung sinasabi natin na binanggit ni Miss Annie doon na kay Sir doon sa kanyang lactating, ito yung paggamit nila ng 1:5 hog budget feeds. Mm-hmm. Para maklaruhan tayo doon sa fattening, meron po kaming sample computation. Kung i-compare natin yung using commercial feeds at saka yung 1:5 plus commercial feeds at UBN NBM. Mm-hmm. Ayan po. Okay. Ay, ayan. Ayan, farmer stock po tayo ngayon. Di ba, Altab yun? Oo, oh, Altab. Sige, sige, sige. Sandali lang ko ah. At paltos ang aking kamay. Ayan. Ayan. Okay. Ayan na. Avengers yun, na. Ayan, sandali ko, nawawala. Ayan. So, ayan, ito na ho. Live ayan, kami. Ipapakita ho muna natin ang using commercial feeds. Standard po yan. So, ito ay aming nakuha doon sa pagsasurvey natin using the commercial feeds. Mm-hmm. Ayan po. Ayan. Bilan natin. Sa Hungry Starter, cost is 50 pesos. Tapos, ang feed input is 25. Ay, intake. Ang total cost is 1,250. Oo. For the starter, ang cost of feed is 29 pesos. Sa feed intake is 100. Bale, 100 kilos. Kilos. Tapos, that's 2,900 pesos. Oo. For growers naman, 29 pesos yung price per kilo, kailangan natin ng 125, ang total is 3,625. Mm-mm. Pag sinumat total po natin, ang total input natin is 250 kilos. Yung total feed consume nila yan for, for 120 days. Ayun. 20 days, so that's 3 so, months. So, gagastos ka na? 7,775. Standard po yan, pero yung iba, tipid na tipid pa sila ha. Kasi ito, bago natin ibinigay sa kanila o binigyan ng computation, mm-hmm, nag-survey tayo. Usually, yan yung mga kanilang nagagastos. Mm-hmm. Mababa na po yan. Mm-hmm. Yan ang pinakamababa. Okay, yung next slide. Ayan, yung second slide. Ito naman. Ayan. Ayan. Using the concoction plus commercial feeds na 1:5, ito po ay 50-50 ratio. Ayan, banggitin mo na, okay. Mr. Day. So, sa hog pre-starter, ang price per kilo is 50 pesos. Ang input volume natin is 10 kilos. Total yes. Na 500 pesos. Ano yan pag sinabing input ka mo? Kinain. Yan. Yung feed intake, feed consumption. So, for next, dun sa starter naman, 29 pesos uli. Per kilo. Per kilo. Tapos 20 kilos yung papakain natin, that's 580 pesos. Sa grower, 29 pesos per kilo, 30 kilos yung feed intake, 870 pesos. Tapos dadagdagan natin ng 1:5 yung hog budget feed natin na 50 pesos per kilo, 50 kilos yung papakain natin, that's 2,500 pesos. Tapos lalagyan natin na Atobi, ang per kilo nun is 470 pesos. Yes. 0.3 lang binibigay natin. 0.3, alit. 0.3, oo. That's 141 pesos. Tapos dagdagan na rin natin ang NBM, yung nano-based mix na 350 pesos per kilo, bibigyan natin ng 600 grams. Tapos that's the total of 210 pesos. Ayan. Yung feed input natin,
mapapansin nyo, 110 kilos and 90. Yan lang ang nakain niya sa loob ng 135 days. So, hindi natin siya sa 120 kasi is for 5 months. Mm-hmm. Pagkahiwala, usually ganun kasi para makuha natin yung eksakto o bigat nung kailangan ng baboy. Yes. Dito po, using 1:5, hindi po tayo nagmamadali sa paglaki ng baboy. Pero, kung makikita nyo, 110 lang yung feed consumption. Kung i-compare natin doon kanina sa first slide natin, 250 kilos yung nagast, yung na-consume niya sa buong alaga natin. Eh ma'am, pag-usapan natin yung price. Kasi dito, sa may concoction na tinulungan ng 1:5 hog budget feed, 4,801 pesos lang. Yes. Compared sa kabila, 7,700. Laki! Yes, ano natin yan, i-minus nyo lang po. Magkano ba yan? Minus ulit ni Ms. Oo, di ba? I-minus ko ulit. Hindi ko may na-minus para at least tayo lahat nagko-compute tayo para makita natin yung difference. 8,101, tama? 7,000. Oh, sabi ko nga eh. 7,075. Mali. Minus 4,801. So, meron tayong 2,975. 2,974. Almost 3. So, sa isang baboy lang po yun, ang pinag-uusapan lang po natin dito, isang baboy lang yan. Eh, kung ganun lagi ang gastos mo, tapos ngayon makakaminos ka ng ganyan, malaking bagay ito. Kasi ito minsan nakabagay ka yun, diba sa atin? Yes. Ito nagagastos ko, yan. Nagulat ka ngayon, meron kang almost 3,000 na lang savings. Yan, savings na natin yan. Paano kung ipagbibili na natin yung baboy natin? So, tignan natin, ito yung end point ng pag-aalaga natin. So, ayan. So, ayan, yung profit using commercial feeds. Okay. Yes. Sa live weight price na 100 pesos per kilo, ang feeding period days is 120. Feed consumption per kilo is 250 kilos. Cost of feeds, 7,775. Cost of piglet, 3,100. Medyo mata. Yes, mura pa yan. Mura pa yan, ha, ngayon. Labor, kasama na electricity and water, 200 pesos. Total expenses is 11,075 pesos. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Yung cost live weight is 115 per kilo, so 11,500. Then yung profit niya is 425 pesos. Yes. Then yun na lang kita niya. Yun ang magiging kita mo. Kung ang live weight natin is 115, so kumuha tayo sa average na pinakita natin kanina. Kung 110 naman yung live weight mo, so may 75 negative. Negative yan. Oo. Wala ka nang kikitain. Kung 100 naman is 1,075. Yes. Boom. Negative. Na. Medyo iiyak na tayo nan. Iyan yung sinasabi natin na... umiyak na. Hindi, iiyak pa lang tayo. Kasi, syempre, huwag natin masyadong dibdibin. Pero, yan talaga ang katotohanan eh. Pero, sinasabi talaga ng iba, nag-iisip sila, hindi pa lang nila na-harvest yung baboy, pero kita nila kung magkano yung gastos. Sinusuma pa lang nila eh. So, talagang iiyak na. Pag pinagbili na, kaya yung iba, gusto nila yung timbang nila makakuha sila ng 100 kilos. Kasi kung tutusin mo kung bababa pa yan, baka pagdating mo pa lang ng 115, wala ka ng tubo. At least dito sa 115, may 425 ka pa. Diba? Mm-hmm. So, ano nangyayari ngayon? Ang mga nag-aalaga, ang iniisip agad, magkano ang live weight? Ang isip nila, no? Magkano, yun ang concern nyo. Hindi ho naman natin minsan, sabihin na natin gano'n yung katotohanan, hindi natin minsan mababali kung ano yung diniktan presyo. Yes. Nung hahango sa inyo, kumbaga, bahala ka sa alaga mo, yan ang minsan sinasabi ng mga humahango, no? Yung iba. So, kung hindi mo sila ma-impluensyahan sa presyo na itaas, dahil sila man meron din sariling dahilan yung mga humahango. Meron din silang sariling dahilan. So, anong gagawin mo? Mamaya, babanggitin ko yan yung kanilang narinig natin yan sa balita. Yes. Mamaya. So, kumbaga, anong gagawin mo? Meron kang katwiran, meron din namang katwiran yung mga humahango ka, ba't ganun ang presyo nila? Yes. No? Irerespeto din natin yun. Mm-hmm. So, anong ang concern mo ngayon? Paano? Ano na? Yes. So, gagawa ka ng sistema. Anong gagawin mo? Batakin ko kaya dito sa halaga ng feed cost. Oo. Para may matira pa sa akin. Mm-mm. Diba? Diba? Kasi, naibigyan na natin halimbawa ng mga partners. Sige, ikaw magkatay.
ah, yun ang isa pang sistema. Yes. Ikaw magbenta para yung kikitain ng middleman, ikaw na ang gumawa. Oh, yes. Saka kung natitira, diba, sinasabi natin, i-process mo, yun natitira. Yes. Marami tayong mga nakikita. Oh, yes. Oh, yes. I-process natin katulad ng nung ganisa. Yun. Yun. Diba? Oh. Tsaka i-alok natin sa mga nag, may mga karinderya, mga nagluluto ng ulam. Marami na po actually. Mm-hmm. Marami na mga partners tayo nakikita doon na sila mismo nagsasabi na, oh, ako na nagkakatay. Yeah. Marami ganun. Sila na. Oh, kasi kung aasa ka sa mababa, tas ikaw din talo. Oo. Ayan. So nakita natin yung kung paano yung magiging profit sa commercial feeds. Pero paano naman kung ang ginamit natin yung 1:5 yung pinakita natin sa ng second slide kanina. Ito na po yung magiging summarize na. Okay. Mm-hmm. Yes. Basa. Live po tayo ngayon. O yan. Ayan. Ede, bumalik. Ayun. Ayan, nagtatago siya. Okay. Yan yung magiging profit using WHPF and commercial feeds na 50-50 per kilo. Medyo hindi lang nakita. Siguro itataas natin ng konti yung slide mamaya. Oo. Okay. Yung live weight is 90 per kilo. Yung feeding period na ay 135 days. Medyo hindi nakita. Then feed consumed per kilo is 110. Mm-hmm. Yung cost of feeds ng WHPF commercial feeds in Atobi NBM is 4,801. Labor, electricity and water is 200 pesos. Okay. Cost of piglet is 31. Expenses 8,101. Then yung cost ng live weight ng 115 per kilo is 10,350. Mm-hmm. So may profit na 2,249. Yan. Yan. Maganda na yan. Oh, ayaw mo pa ba niyan? Abay, gustong-gusto ko yan. Ayan. May sampu ka, eh, dila na 'yon, ano? Oh. Pero sige, kung yung cost, yung live weight naman is 110, meron kang 1,790. Ayun, may kita pa rin, 'di ba? Oh. Pero kanina wala na. Oh, negative 75 na. Pero kung 100 naman per kilo, so may 889 ka pa. Ayan, pasensya na po at hindi natin nakita. Walang talo. Kasi walang, medyo madilim lang. Medyo madilim. $899. So, may kita ka pa rin. Kumbaga, hindi ka natatalo. Mm-hmm. Hindi ka natatalo sa ganitong pamamaraan. Tsaka yung difference kanina, profit mo dun sa 115, 400 plus lang. Dito, 2,000. Yes. 2,000 plus. So, yan yung sinasabi natin. May mga pamamaraan pa na pwedeng nating gawin kung ang live farm gate price ng live weight is medyo bumababa. Mm-hmm. Yan. Tama yun. So, may choice kayo. Pag medyo nasasaktan na po, eh, may pag-asa pa. Oo. Alalahanin nyo na lang yung ating mga binabahagi sa inyo. Tapos pag gusto nyo humingi ng payo, kontakin nyo lang po ang Team Atobi, mm-hmm, lalo na ating animal nutritionist. Aalalayan po kayo. Yes. Okay? So, meron pa tayong liliwanagin dito, mga partners. Kasi nilagay natin, balik natin slide ah. Mm-hmm. Paano ba to? Ayan. Nakita nyo po yung 50-50 ratio. Mm-hmm. Ayan. Ipaliwanag natin. Kasi ang 1:5 na pinakita nyo sa slides ay 50-50 ratio. Ano ba ibig sabihin ng 50-50 ratio? Ayan. Ay, yung 50-50 ratio po, yan yung isang kilong 1:5, magdadagdag din tayo ng 1 kilo na commercial feeds. Yan po yung ibig sabihin na yan yung concoction na ginamit na kaya nagkaroon na ng ganang computation. So, ibig sabihin yung kanina, sa loob ng pag-aalaga sa 135 days, 10 kilos lang na hog pre feeds ang na-consume mo. Plus, yung 20 kilos na starter, yun lang din ang na-consume mo sa buong 135 days. Mm-hmm. So, ayan po, sunod-sunod na yan yung kung ilang kilo. Doon naman po sa ating Atobi, 300 grams sa buong 135 days na po. Yan ang magagamit natin. Uh-oh. And 600 grams na NBM na magagastos natin doon sa loob na 135 days na pag-aalaga. Kaya yung sinabi mong 50-50 na ratio, ang ibig lang sabihin noon, tigisa. Opo. Pantas. 1:1. 1:1 kontawa. Isang tabong commercial feeds, isang tabong 1:5 hog budget feeds. Opo. Para lang ganon. Mm-hmm. Ngayon, yes. Pwede ho bang puro ganun lang o pwedeng baguhin? Pwede naman. Yes. Nasa inyo po yan. Oo. Saka walang restriction po ang paggamit ng 1:5. Pag sinabi natin 50-50, yun na po yung gagamit. Hindi po. Pwede kayo mag-experiment, mag-trial ng sarili nyo. Yes. Yes. Yan. Tama yun. Meron pa ba tayong slides? Wala na po. Okay. So, sana po ay
nagkaroon kayo ng ideya na may pag-asa pa po tayo na magagawa para hindi tayo masaktan sa bumabagsak na presyo ng live weight. Kaya sinabi natin bumabagsak, it's continuing process kasi. Oh. Hindi naman bumagsak lang. Oo. Diba kasi bumagsak lang eh, meron tayong parang ceiling. Oo. Ayun eh, talagang nag-a-adjust yan. Mm-mm. Saka na yung nabanggit natin kanina, sabi natin na bakit ang baba sa farm gate, tapos pagdating sa palengke, oo, hindi naman bumababa, ganun pa rin. Ang sabi ng mga nagahango, o yung mismong nagtitinda sa palengke, pagpunta daw nila ng farm gate, yung mataas ang presyong bigay sa kanila. Mm-mm. Bakit daw? Kasi maraming... ang tawag doon, mga tao-tao na ito, middleman ang tinatawag. So, dati, kumikita sila ng 5,000 sa isang baboy, ngayon, 3,000 o mas mababa pa. Kaya, hindi nila pwedeng ibaba pa ang presyo ng karne sa palengke. Yan ang mga isang mga reklamo nila. In short, mataas na rin ang kuha nila. Yes. Ang bagsak sa kanila. Oo. Siyempre, yung mga middleman din naman natin, kaya ganun din yung binibigay nila. Kasi nag-ano din sila sa gasolina nila. Sa yun. Maraming nila factor. Kambawa, nag 80 pesos nga, kinuha nila. Siyempre, hahango ka. May toll fee. Toll fee. Magbabayad ka, di ba? So, labor, tram, maraming factor kung bakit po nagkakaganan yung ating presyo ng baboy. Yes. Considering na marami ding imported. Yes. Kapag marami hong laman kasi sa warehouse, talagang hindi mo ka pwedeng kumuha ng humango. Yan ang katwiran ng iba. So, ano man yung kanilang sinasabi po, ang concern lang natin ay huwag tayong masaktan. Mapinsala yung ating kabuhayan. Okay? Nice din nating ipaalam mga partners sa ating mga kababayan na sana matuto kayong mag-alaga ng sarili po para doon sa hindi pa nag-aalaga, para yung kakainin nyo, bukod sa kikita kayo, meron pa kayong pagkain na safe. Yun, oo. Pero bago natin puntahan ng kabuuan nun, dahil meron na po tayong mga latest na balita dyan, babasahin ko lang isang message. Yes. Sabi ni Sir Andrew Kabangkalan, ito po ay hango sa, yung message ay naka-address sa atin, sa Team Matubi. Okay, babasahin ko po yung toto. Paano nasabi na bumagsak? Please don't create a stigma na bumagsak ang live weight. Sa aking palagay, hindi ito nakakatulong sa mga katulad ko na small hog raiser. Please don't create such thing na parang malulugi lang ang mga backyard. Opinion ko lang ito, you can think of other statement better than by bumagsak ang live weight. Mm-hmm. Please don't use such term to do marketing. By the way, I am an Atobi user. Sabi ni Andrew Kabangkalan. Salamat po sa inyong you, message. Mm-hmm. Think positive lang. Ayan, ano bang magiging opinion natin? Yeah. Sige, okay. Yes, pwede. Sa atin naman, hindi naman siguro marketing strategy ito. Tumutulong po kami doon po sa mga backyards po na nahihirapan po kung paano po lutasin o kung ang nagkakaroon po sila ng problema sa mga farms nila dahil mataas na nga po yung cost ng feeds. Hindi po kami nagagawa ng marketing lang po. Tinutulungan po nila para maano po sila ng alternative way para maibigay doon sa mga pagkain nila. At least hindi po nagsasuffer yung nutrition na ating maalaga. At the same time, hindi din po masyadong mataas yung kanilang cost ng pagkain. Yes. Tama po yun. Tsaka lagi nga sinasabi ng Team Atobi, di ba? Educate, share. So, kaya parang ito yung pamamaraan namin para ma-inform kayo. Kasi kung tutuusin, parang pwede naman nating sarilinin na lang itong technology. Sa atin tayo na lang magtulungan. Pero dahil nakikita natin yung sitwasyon ng mga kababayan natin, narito tayo para ipaalam sa kanila na meron pa silang option na pwede nilang gamitin para, kumbaga, hindi sila mawalan ng pag-asa. Naiiyak na nga si Ma'am Rahim. Yung using 1:5. Pero, saka kung marketing tayo, using 1:5, di ba sa commercial feeds, nako-consume ang mga consumer ng 5 bags kada isang ulo. Pero tayo dito, so 135 days, isang bag lang. So, hindi naman para tayo mag-produce or magbigay ng market o sales natin. Hindi eh. So, hindi natin tinitignan yun. Yung sa atin lang is more on service sa ating mga kapwa, kung paano makatulong. Lalo na nga, sa panahong ito, tumataas yung farm gate price. Hindi naman natin inaano yung 1:5 sa kanilang. Sa atin lang, try lang nila or subukan lang nila baka makatulong po sa kanila. Saka kung hindi natin yan marketing lang,
magkukonsume sila ng mga 100 kilos or more than pa, o baka mas higit pa sa commercial nga, pitch. Eh, hindi naman eh. Yung isang kilo, magagawa mong lima. Pero ito mo yun, sa isang buwan, magkano lang, di ba? So, sa mga user natin, kung kukompute natin, so, hindi naman ganun kalaki talaga. Tayong maliit lang ng kumpanya, na talagang ang ating advocate lang is makatulong. Okay, yes. Yung mga data naman na sinishare natin sa kanila regarding the farm gate prices, ito actual facts to na nanggagaling sa mga researchers na pinapakita lang namin sa inyo, Sir Andrew. Tapos kami naman, intugon sa problema bumabagsak yung presyo, tumutulong lang tayo para mag-sustain yung negosyo nung pagbababuyan sa mga kasama natin. Si Sir Andrew, nag-produce din siya ng sarili niyang feeds para sa alagay ng kaaral. Pero Sir Andrew, thank you sa comment na rin. Salamat po. Basta tayo naman mga kaibigan, kung ano ang option ninyo, kaya ang option eh. Meron kayong, sa kanila rin yun. Meron kayong maiisip na mga sistema kung paano ang gagawin nyo. Ano? Katulad nitong pinapakita natin na ito. Yan, oo. Yan, yung sample na 50-50 lang yan. Oo. 50-50 lang yan. So, pwede nyong gawing 30-70 o 70-30. Yes, marami diba? Naman tayo mga pagpipilian nila na concoction or formulation na ibibigay ngayon, sa kanila. Ngayon, kung ayaw nyo po, option nyo nga yun eh. Sinabi namin sa inyo kanina, magpakain ka ng nyog na dagdaga, pandagdaga, pinagpigaan, sapalan nyog, ano pa, yung mga sinabi namin, mga gulay-gulay, retaso, kaning baboy. Saha ng saging. Saha ba? Saha. Yung talaga binibili nila, yung matarak, mais, soya, pwede nyo rin dagdag. Sana po, makita nyo yung puso ng Team Atobi dito po sa ating binibigay sa inyong mga kaalaman. Yes, oo. Nandiyan, 50-50 lang yan, pero pwede kayong mag-style. Yes, diba? Ayan. At saka yung sa atin dito, yung opinion natin, o yung sineshare na lang natin, hindi para ko tumigil sa pag-aalaga. Tama. Na ang gusto lang namin, mag-continuous pa rin tayo dahil ito yung sa tingin ko ha, opinion ko, ito yung magiging dahilan o ito yung magiging factor na para maiwasan natin yung pagbili ng mga imported na, di ba? Kasi kung marami tayong nag-aalaga at marami at mas mura nating napoproduce, bibilihin natin yung sarili nating alaga at sariling pag-aalaga ng Pinoy. So, kung lahat tayo nagko-consume yan, pinapatronize natin yung sarili natin, so, mababaliwala yung mga imported na yan, di ba? Sila nag-import. Yun nga, katulad si kami ni Ms. Anna, ipipatronize mo yung locally produced meat natin. Kahit anong mangyari, kahit gaano kababa yung ibigay na presyo sa atin ng import, hindi tayo masasaktan. Yes, kumbaga, tinutulungan natin, tayo mismo, tinutulungan natin kapwa natin pinili. Yes. Baka mas masarap kayang kumain ng bagong katay at sariwa. Yes, oo. Okay. Ito talaga pag sariwa. Alright. Ito ngayon. Di ba noong nakaraan, sabi natin, ingat po kayo sa mga frozen. Yun, yan ako. Ito ngayon, merong ano. Oo. Sabi natin, ako mag-ingat kayo, gagaya. Ako din ganoon eh. Pero ngayon, pati sa fresh. Meron na rin. Sana hindi po totoo. Pero ito ay news lamang, allegedly. Sang-ayon na rin mismo sa isa nating Atobi user sa Bicol na isa pong may pigiri din. Siyempre nagbabagsak din siya sa palengke. Ang problema, ang nakarating sa kanya is, yung mga hinuhulugan niya, nagsabi na sa kanya na, kumaga, nabawasan yung binibigay niyang baboy. Oo. Kasi sabi, meron na ako kaming kinukunan. Ito ay, ang dealer ay galing Jensen, allegedly. Pero ang baboy na binibigay sa kanila, nakakatayin o kinatay, bagong katay, is galing from, allegedly, from China. Oh. Import pa rin. 110, hindi lang yun eh, yung ASF virus. So sana hindi po totoo yun, pero maganda rin na mabigyan ng tawag pansin ng mga kinukula na to check the veracity of the report. Dahil yun daw po yung nagaganap doon sa may diversion ng Sorsogon. Diversion road. Eh, sana nga po hindi. Sana hindi totoo. Sana, kaya lang binabagsak doon dahil sa mababa ang live rate sa Jensen. So, ingat-ingat na lang po. Okay. So, pupuntahan na natin ng safety. Yes. Okay lang sa inyo mga partner. Yes. Okay. Ibalik natin sa dati to. Parikoy. Ayan. Para na to. Ayan. Ito na po.
be safe po sa ating kinakain. Let us produce our own food. Yes, yun. Yeah. Ito yung mga nagaganap minsan, sa, just to cite an example. Ayan, article from internet, in Vietnam pork hub, pigs are pumped up with water for weight. Title pa lang, ano na, nakakabahala na. Ayan, noong 2014, may lugar sa Vietnam allegedly na naimbestigahan dahil sa bago dalhin sa katayan ng baboy na buhay ay pinapasakan ng tubo or pipe ng tubig sa bibig ng 10 minuto para malagyan ng isang timbang tubig para bumigat. So, ginagawa daw ito upang kumita. Mga 3 to 4 hours di umano, pagkatapos makatay ay magsisimula ng kumatas ang tubig at lalo pang maglalabas ng tubig kapag nailuto na. Karaniwang maputla ang kulay ng karne pag sinasaksakan ng tubig. Na-expose din umano sa media noon na may gumagamit din allegedly ng steroids tulad ng clenbuterol at salbutamol para tumaas ang timbang ng baboy. So, kailan talaga mag-produce kayo ng sarili niyong baboy na kakainin ng pamilya. O baka naman naglaga kayo lahat, ibinenta nyo, tapos kayo bibili. Yun lang. Pero initially, dapat yung kung gusto mo talaga mag-alaga ng fresh talaga, sigurado ka, ang una mong iniisip, pamilya mo. Sila yung magbe-benefit doon. Kasi, kita nyo naman po, kapag merong mga technologies na pwede nyong i-avail, halimbawa lang po, at gusto nyong kumain ng safe and clean and healthy food, mangyayari po malilinis yung karne sa lahat ng mga toxins and medicine residues. Yes, Iyon, mga hormones. Nako, marami na pong technique ngayon sa palengke. At saka sa mga naguhulog. Nako, latulad nito, Pati ano ba yan? Lobster ba yan? Aray. Pati lobster. Paraan ng manok. Yung paa. Adidas. Sasaksakan. Para lumaki. Diba? Mobo. Kasi more on mapayat ba yung nangyayari. Dito tayo na sa payat ang kuhanin natin. Eto pa sa pagkain na rin. Sama na natin. Ayan, ano ba yan? Upo. Tapos pakwan, ha? Pakwan. Oo. Sa pakwan, maraming siste. Pag masyadong mapula at kumukulay sa kamay mo, may halong gamot na pampakulay at meron pang, ang tinatawag nilang gamot ay oxytocin, at saka porchlorfenuron na ginagamit daw po yan, ayoko nang banggitin yung bansa, sa pagpapalaki ng bunga ng mga gulay at prutas. Parang hinihinog nila sa pilit yan. Pero walang lasa. Yun nga. Ayun. So, ingat na lang po tayo. Kaya mas magandang pag-iingat, magtanim tayo mismo ng kakainin natin. Yes. Wala na sa itsura yan sa panahon ngayon. Karakala natin wow. Akala mo, okay tayo, safe sa maliliit. Pero, delikado na rin, no? Pag nakita mo, ang pula-pula, parang sarap-sarap yung parang, ayun na. Buti na yung bakwan kanina na kinain natin, malasa pa rin. Galing Mindoro. Kasi pag daw yung pakwan, hiniwa mo sa gitna at merong parang daan ng earthquake, yung bitak. Yung masabaw. Ang sabi nila, yan daw ay na-inject ng oxytocin. Ayan, tsaka yun nga, porchlorfenuron. Na masama, dahil nakaka-cancer sa katawan at iba pang sakit. Yun lang, huwag nang kumain ng pakwan para sigurado. Hindi, basta magtanim mo yung pinakunan mo. Ayun. Kasi madalas ganyan na nangyayari, okay? Ayun. So, ingat po tayo. Ayan. Okay, so, eto na. Ayan. Kailangan nating suportahan ang Pinoy Pork. Ayan, Team Atovi supports Filipino farmers by Pinoy Pork. Ayan. By Pinoy Pork. May diit. Makibaka. Ano ba? Makibaboy tayo. Makibaboy. Kasi nakakalungkot na isipin na ang hahanapin pa natin imported . Hindi maganda yun. Buhayin natin na ating mga kamagsasaka, mga farmers sa mga nag-alaga ng hayop tulad ng baboy na diniscuss natin. Yun ang tanggiligin natin. Hindi kukuha tayo sa ibang pamilihan na prose na alam mo pang imported yan. Yes. So, kailangan maging safe din tayo. Yes. Yan po ang ating point dyan. Yan po. So, punta na tayo sa ating Next segment. Yes. Okay. Siksik! Saliksik! Ayan, napaka-interesting ng ating topic ngayon. Oo, yan, nakapaborito ko to talaga. Ako din. Ayan ang ating siksik. Hindi niyo paborito to?
Hindi, natatakot ako eh. Baka dun sa, ano, sa nasa mind ko mababago ni Miss Rachel. Okay, sige. Hindi pa man nababanggit, parang natatawa na, okay. Natatawa na kayo. Okay. Ayan, ang ating siksik sa liksik sa hapon na ito ay ang mani. Wow. Peanut. Or peanut. Actually, maraming klase ng nuts, pero ang common dito sa ating bansa ay ang peanuts. Or in scientific name, Arachis hypogaea. Mm-hmm. Ayan, peanut. Other term niya is ground nut or ground peas kasi ito ay tumutubo underground. Kaya ganyan ang tawag sa kanya. Ayaw niya sa ibabaw, ha? Ayaw niya. Nagtatago yung bunga niya. Nahiya siya. Unlike dun sa mga ibang ano mga pananim, ano unlikely to kasi nga sa ilalim tumutubo yung mga ano mga mani mga peanut mga peanut ayan. So bukod dito maraming gamit din ng peanut bukod sa pagkain kasi ginagamit din siyang raw material sa mga textile at saka ginagamit din sa pagproduce ng oil yan sa mga cosmetics the medicine ginagamit din siya at saka ayun, maraming, kumbaga, iba-ibang klaseng luto ang pwedeng gawin mo sa mani. Pwedeng roasted, pwedeng yung nilaga. Ayun, tas parang karaniwan din binabaon to ng mga nagbabiyahe ng malayo. Amahal na amahal kaya. Minsan, pipiyutin lang yung supot, lalo sa bus. Oo. Pipiyutin niya yung supot, tapos talagyan niya rin isang kutsara. Kunyari, dinagdagan pa pero, niya. Pero, bilangin mo, mga ilang pieces lang yun. Kaya yung nilaga, diba? 15 pesos o 20 pesos. Akunti tapos lang. Yung iba, wala pang naman. Oo. Sa akin kanina, ano yung term nun ni Sir Daryl? May term siya sa roasted. Sir Daryl, ano yun? Adobo. Yung pinasosyal? Sinangag. Saucy eh. Adobo mani. Ano term yun? Yung toasted Highland legumes. Yeah. Oh! Highland lang yung nagpasosyal. Yes. Pero mani lang yun. Adobo mani for short. Yes. Ayun, masarap yun. Pero pantawig gutom na siya kasi nga, yun nga, sa pagmalayo ang biyahe, masastock mo siya sa, ano, dalahin mo na hindi masira. Tama, ako din yung bumibili niya ng pagmalayo biyahe. So, yun. So, bukod sa napakarami niyang gamit, ayun, alamin natin yung mga benefits na makukuha natin dito. So, yung mga nutritional values niya, una-una is yung niacin. Niacin can contribute to brain health and blood flow. Tama. And then it's rich in antioxidants. Napag-alaman sa mga pag-aaral na yung antioxidant content ng peanut ay pwede nang tumapat doon sa mga antioxidant content ng mga prutas. Oh. Like yun, yung roasted peanuts kaya na niyang tapatan yung content ng blackberries and strawberries. Oh, kasi mahal yung strawberry eh. Mm-hmm. Kaysa bumili ka na, di magmanila lang tayo. Di magmanila lang tayo. Kaya mo strawberry. Isipin mo na lang, strawberry yan. Strawberry. Ayan, tsaka ayan, far richer in antioxidants than carrots or beets. Walain mo yun, na tapatan pa niya yung carrots. Carrot. Di, pwede na lang mani ilagay natin doon sa mga chop suey. Makaldere. Mani na lang. Yeah. Sa Taiwan nga, puro yung mga dish nila, laging may mani. Mm-hmm. Oh. Yes. Mm. Ayan. Actually, mga Chinese restaurants din naman dito. Ganun din. Tsaka sa mga iba, yung kung saan yung may nagiinumang mga tao, yun, parating may mani kagad. Papatagal kasi yun. Kumuha kasi sila eh. Kaya doon sila po. Parang alam ko kung ano yung iniinom nila dyan. Ay, Okay, sige. Basa. Tayo mapunta sa iba. Healthy. Yes, healthy. Okay. In moderation, kumbaga. Okay, sige. Ayan, aside from nutritional properties niya, ito yung mga health benefits. Una, it helps promote fertility. Ayan, kasi peanuts contain a good amount of folate. Sa mga pag-aaral, naipakita na yung mga women who had a daily intake of 400 micrograms of folic acid before and during early pregnancy reduce the risk of having a baby born with serious neural tube defect. Oh. So, maganda pala sa mga nagbubuntis. Abang tama. Before. Ayan, yes. Before and during early pregnancy. During, ayun. Thus, it aids in blood sugar regulation. Kasi yung 1/4 cup ng peanuts can supply the body with 35% ng daily requirement natin ng manganese, a mineral which plays a role in fat and carbohydrate metabolism, calcium absorption, and blood sugar regulation. Wow, so, yun. At pangatlo, it helps prevent gallstones. Yes? Gallstone. Oh. Ayan. Surprisingly, di ba? Pero marami na rin mga pag-aaral yung nagpakita na ang pagkain ng 1 ounce ng nuts or ng peanuts
or kahit yung piece of peanut butter na lang. Uh-huh. Ayun, a week. Peanut butter na lang. Ganun ka lang kutsara isa. Na yan, it can... Healthy siya. Kututusin mo healthy. Sige, it can lower the risk of... kasi eh. It can lower the risk of developing gallstones by 25%. Talaga? Yes. Peanut butter pala yun. Yes, totoo. So yan, it helps fight depression. Nalulungkot ba kayo ngayon? Are you depressed? Depressed? Pag-depressed, kakainin mo yung isang buong laman ng bote na yun. Pati yung bote, kainin mo na. Oh, nakakatulong din sa stress kapag stress ka. Yo, manay, kasi anti-depressant siya. Mm-hmm. Yeah. Sa pampatalino, di ba, pag nagre-review ka, binasinasabi sa'yo ng mga... Oo, bago, di ba, exam. Ako, yun ang sharp. Ginagawa ko. Yan, it helps fight depression kasi it contains tryptophan, yung essential amino acids, na meron siyang antidepressant effects. Mm-hmm. So, kung medyo nalulungkot kayo ngayon, kain lang kayo, manay. Manina lang. Kailangan talaga ng mani. Mm-hmm. Ayan, kagaya na rin ng nasabi ni Sir Daryl, it can boost memory power. Mm-hmm. Mukhang kailangan natin lahat kaya yan. Kaya pala yung mabuntis. Uy! Daryl, kailangan mo to. Ha? Oh. Sino ko? Teka lang, pailabas na nga yung mani. Ayan, it helps lower cholesterol levels din. Mm-hmm. Kasi, ayun, nasa na ba ako? meron siyang copper content na nakakapag-reduce ng mga bad cholesterol. Yes. Bad cholesterol at increase good cholesterol levels. Mm-hmm. Okay. Ang dami na nila. Yes, marami pa to. Nainit na sila. It lowers risk heart disease. Ayan. Tapos, it protects against age-related... Pwede yan sa heart disease na ano ah? Ibang sakit sa puso. Sakit ito na naman tayo sa sakit sa puso eh. Pwede ba yung... May hugot ba to? Oo. Lahat na lang ng siksik natin. Siksik-siksik natin. Lagi tumatama sa puso. Ha? Pwede ba yung mali sa mga iniwan? Kagaya ni no? Pagka iniwan ka daw dahil siyempre may so, kakain ka ng mani para mawala. Sa mga puso okay. Masaktan. Teka muna, lab ano ba to? Dear Joe. Okay. Ayan, it protects against age-related cognitive decline. So, kung yung mga kumakain ng mani ay parang less likely to have developed Alzheimer's disease. So, sabi siya, mukhang exacto ngayon pa lang. Bakit sa'yo eh. Puro ikaw, dito, sample ah. Dahil nga nagko-contain siya ng nagko-contain nga siya ng niacin. So, quarter cup a day of peanuts can already supply. Oh, tama, nakatingin sa'yo siya. Oo. Sa'yo lang talaga eh, pagdating sa mga age-related to. Grabe. Lang. Sa Alzheimer's disease. Oh. Ayun. Cancer protection. Kasi nga, nagko-contain ito ng phytosterol called beta-cytosterol found in high concentration sa mga legumes, plant oil, seeds, ayan, na okay. Nagpo-protect against cardiovascular diseases. Ayun. Tapos, yun sa mga natatakot na baka tumaba kayo pag lagi kayong kumakain ng mani. So, napag-aralan naman na hindi ito nakakataba. Oh. So, compared dun sa mga hindi kumakain ng mani at saka kumakain, parang wala namang nakikitang parang difference. May trivia pala ako. Yung misconception kasi ng nakakataba yung mani. Kasi di ba ang mani kadalasan kasama ng chocolate? Sinasama hindi. Di ba? Hindi lahat. Plain lang. Plain lang. Plain lang. Ay, meron mga chocolate. Chocolate na may mani. Yun ang kadalasang nagiging misconception ng tao. Di ba ang sugar is nakakataba? Yes. Which is laging kasama ng... Hindi sa mani nang gagaling yung taba. Hindi sa mani nang gagaling. Kundi sa chocolate. At saka hindi rin. Depende sa pag... lalo na yung adobong mani. Dapat... kung kakain ka, huwag masyadong madaming salt. Yung salt ang nakakataba doon. Salt. Yes. Alright. Fatty liver. Yes. Kaya kung magsasangag ka, huwag mo nalagyan ng asin. Or magnilaga na lang tayo. Ayun. Mas healthy po. Kare-kare na lang. Ay, hindi. Teka lang. Hindi na kapagsalita. Hindi. Sige na po. Hindi, ayan. Yung mga top producers natin dito sa bansa ng mani, ayan yung mga provinces na Cagayan, Isabela, Pangasinan, La Union, Quirino, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Albay, and Iloilo. So, napakarami tayong sources. Pero, ang Cagayan Valley ang pinanggagalingan ng? Ng almost half of the country's total peanut. Correct. Wow! Pumunta tayo doon. Mura sigurado ang mani doon. Mapagawin natin isang sakong mani. Andali yes, natin. Oo. Magkano lang mahal kasi ang... Sino pumunta ka Cagayan Valley dito? Wala. Los Baños lang ako eh. Alas Binyan. Alas Binyan. Ayun.
trivia lang, no? Napag-usapan na rin natin yung peanut butter. Alam nyo ba? Hindi ba? Na it takes about 540 peanuts para makapag produce ka ng 12 ounce jar ng peanut butter. Wow. Yan. May nasagasaan kung isa. Ayun. Ay, sino nasagasaan ko? Hindi. Hindi ka naman na. Naipit lang yung paa. Yung paa lang naipit. Ay, okay. Tapos, ito pa. Alam nyo ba? Dagdag na rin. Ayan na naman. Hindi na namin alam yan. Merong isang astronaut na nagngangalan, Alan Shepard, na nagdala ng peanut papunta sa buwan. Ooh, wow, buti pa ang peanut, nakapunta rin ng buwan. Mm-hmm. Oo, ang problema, hindi na nakakabalik yung nagpupunta ron. Yun lang. O, yun. So, kayo ba yung mga dagdag na trivia? Ah, ito. Okay. Parang hindi nabanggit yata ito sa mga beneficial bacteria to benefits ng mga peanut. Ang peanut kasi, nakakaganda ng buhok. So, kung regular kong kumakain, ibang hindi peanut to eh. Ibang sikreto nito eh. Oh, sige. Nakaka-strong ng strand ng hair, nakakakintab, tapos yung maaaring to dun sa mga medyo nakakalbo ng konti, okay. Pwede tayong kumain. Kasi may nakaka-enhance ng... Yung oil nun siguro? Yes. Yung, kasi ito, katas lang to ng nyug. Mm, coconut oil. Oo. Hindi, joke. Dati. Kala ko nga dumi. Hindi, iba. Kasi bawal ano eh. Okay. Iba yung... meron ka din. Oh, sige. Hindi mga kapapatalo dyan. Sige. Alam niyo po ba na ang... Mali, hindi siya considered as a nut. Ano siya? Hindi siya, coconut. Hindi po. Ano po siya? Hindi siya root crop. Di ba po? Yes. Hindi siya po. Oh, ano siya? Considered po siya sa legumes, di ba ma'am? Yes. Pinasagasaan na naman ba ako? Considered siya sa legumes kasi hindi po sa ugat nang gagaling yung ano niya, yung... Hindi po sa ugat kasi nanggagaling po yung sa sanga, which is pag nagkakabulaklak, bumababa po yung sanga. Tsaka, tapos, pag sumayit mo sa galing ng lupa, dun po nabubuo yung bunga. Hindi po siya nanggagaling mismo sa ugat. Mabait pala yung peanut, ano? Yes. Down to earth. Ako may alam nyo ba din? Ano? Yes. Alam nyo ba? Hindi pa. Na ang isang puno ng peanut ay nakakabuo ng 30 to 35 na bunga. Oh. Yo, madami yun, ha? Galing. So may limang po. So may lima ka lang na tanim. Ah, ang dami na noon. May isang kilo na 'yon, mahigit. Oo, pa naman siguro ng isang kilo. Mahigit. Mahigit lang po. Gulo ko. Isang kilo. Oh, eh paano natin itatanim 'yan? Ayun. Paano ba? Meron ka pa ba? Okay na po. Okay na? Yes. Go ahead. Yung pagtatanim ko ng peanut, kailangan raw tsaka fresh. Hindi po pwedeng nilaga na o yung iba... Natural, patay na yun. Kasi syempre mamatay na. Siya po, yung seedlings po nito, sinisimulan po natin sa, for example, meron kayong soil bag na 4 inches. 3/4 nito, lalagyan ng lupa, lalagyan yung peanut doon, tapos tatakluban nyo ng another inch ng lupa. So, ganoon na yan. Tapos dilig-dilig yan na lang. Simple lang naman siya. Pero yung iba kasi para mas matibay, i-indoor muna. Okay. Hindi diretso sa field. Oh, oh. Sa bahay niya lang muna po gagawin, i-indoor niya lang muna po. Tapos after 5 to 8 weeks, depende sa pag-sprout ng mga dahon, pwede niyo na siya ilabas. May nakita nga ako. Ilalabas mo siya around 6 inches. Oo, may nakita ako sa video na ano, sa parang sa plastic cup lang nagsimula. Doon lang siya nagtanim. Indoor. Okay. Oo. Oh, oh. Kung creative ka pa, pwede mong itapat sa bintana lang ng bahay mo. Mm-hmm. Plastic cups, lagay mo sa ano, vertical pa yung pag-ugo mo. Oh. Pero yun nga, syempre may nutritional requirement pa rin na nangangailangan sa lupa. So talaga itatransport lang mo eventually. Mm-hmm. Ang gap naman nito is with 8 inches apart. Ayun. Para lumapad-lapad naman yung ating peanuts. Tapos, pag ina-harvest natin, ito yung iba hindi alam eh. Akala ng iba pag-harvest, pag-tabi na. Mm-hmm. Mas maganda po ito pagka hinahan air dry. Ang air drying process na ito, nasa 1 month din. Mm-hmm. Pero mas yung quality nuts mas makukuha mo. Yes. Best ano pa? Yun kasi. Paano mo siya matitiyak na hindi yung nangyayari yung sabi nga ni Ma'am Sherin na walang laman. O okay. Minsan maliit lang. Mm-hmm. Very good. Kasi ito, magbe-based doon sa nutrition na binibigyan ng lupa. Mm-hmm. Fertilization. So, you have to check on your soil quality rin. Tapos, yung pH level, yung potential of hydrogen, yung pH level niya para hindi masyadong acidic o hindi masyadong basic. Mm-hmm. Dapat around 5 to 7 lang yung pH level niya. Yung iba, hindi naman test to, pero
try nyo lang pumantin. Pag napapansin nyo, medyo dry yung mga ano nyo, yung mga pinas nyo. Maybe, yes, yung kailangan nyo magdagdag. Ito, simple, buhangin. Uh-huh. Kailangan kasi medyo buhangin. Buhaghag. Mm-hmm. So, ganun lang. Tapos, after 100 to 130 days, pwede nyo i-harvest. Yes. Oh, okay. Paano natin malalaman kung, yes, nasa 130 days nga, kung lahat ng tubo ng mais, yung fruit ng mais tuloy, ng mani, ay 100% na may mga laman. Okay. Ano ba yun? Paano? Visually, dapat naninilaw na siya. Yes. Dapat naninilaw na yung halaman mismo. Buong ano, oo, buong halaman. Buong halaman. Yeah. So, pag naninilaw, papatay na? Parang gano'n? Hindi, may hepa yun. Buhay pa siya, pero... Papatay na. Na-sustinehan na yung laman. Oo, yes. Tapos yun na. Pero usually naman yan, 4 to 5 months yan. Traditionally speaking. Ewan na lang natin kung kapag naglalagay kayo ng technology at saka ng ANF ay mas, baka mas mapapaaga. Oo. Tapos yung cell wall, maganda yung sabi nga yung structure niya, so mas may laman. Yes. Kasi isipin po natin, paano po ba nagkakaroon ng laman kahit anong bunga? Ito po yung sobra-sobrang protina na nahihigop ng ating halaman sa pataba, sa hangin, sa tubig, sa lupa. Yung sobra-sobrang protina, ito yung babato niya sa, ito yung magiging bunga. So ganun po. So pag maganda mag-absorb, mag-utilize ng nutrition yung ating halaman using, for example, yung technology, so mas madali siya maka-absorb ultimo sa hangin. Yes. Lalo na sa ulan, nitrogen. Tapos yung ANF naman, yung amino acid na talagang instant protein sa ating halaman. Pero ang very important nutrition na kailangan ng ating peanuts, nitrogen. Matakot talaga sa ayan dyan. Yung iba, gagamit ba? Urea, iba, urine ng ating alaga. At saka siguro, dagdagan din natin yan, ano, na tama yung sabi ni Sir. Bukod pa dyan, kung talagang tama yung nutrisyon na binibigay nila, makakaasa po kayo na yung kanilang mga bunga ay mas maraming ibababa niya na, ano tawag dyan, peg ba yung stem? Oo, kasi nga, pag mga ganyang legumes, mayaman sa nitrogen yan. Kaya nga ginagawa nilang as green fertilizer ang mga legumes. O kasi siya mismo, nakakapag-produce siya ng sarili niyang nitrogen. Okay. And then, pag dinagdagan mo pa ng urea, which is, halimbawa, 2100 or 4600, mas na dumadami yung kanyang mga stems. Yes. So, wag niyo rin kalimutan, maglagay din kayo ng pataba na merong phosphorus, yes, para sa ugat, diba, sabi nga ni Sir, at saka yung potassium naman para sa pagpapatamis. And then yung ANF natin, yung protina ni pinaliwanag niya, nakakatulong para ma-absorb nung halaman yung kailangan niyang sustansya. Yes. At saka walang sayang diyan kung naka-harvest na kayo, huwag niyo pong itatapon, pwede nating ipakain sa mga ruminants, yes, kagaya ng kambing, ng ating baka. Kinakain po nila as legumes nga po eh. Oo. Yes. Peanut haste. Yes. Kasi di ba yung ano, yung pinakatangkay niya, iba't tinatapon na lang yan. Oo, pero wag. Masustansya at masarap sa mga kambing. Yan, alternative source of ano, yes, feeds natin. Okay. So, any other else para tayo ay... Medyo marami-rami nang apa. Yes, ang dami ni nila. Nakikita lang ako kasi magkikita kami this coming Saturday si Caberto Layo at si Sir Eric Santos dyan sa Pampanga. Yes. Saka si Sir Francis. Yes, Sir Francis. Magkikita rin. Saka si Sir Erwin sa Tigal, Bulacan. May mga requirements sila. So, deliver ko na lang po sa Saturday. Yeah. Okay. Thank you, thank you. Yes. Batiin na natin sila. Ayan. Game. Sabi ko. Dami na. Ayan po, hindi na natin nakita. Ayan, good afternoon kay Sir Sherwin Escaran. Pag pure feeds, wala na talaga antibiotics pa pag nagkasakit. Nag-aalaga na lang ako ng nanto, asa? Aso. Pag-aso. Buti na lang may WHBF. Yes, salamat po kay Sir Sherwin. And then si Danilo Renslao Almasin. Good, yes, good afternoon. Ayan. Oh, yan, si Sir Sherwin ulit. Oo. Pag... Sige. Sabi po ni Sherwin, pag pure feeds daw. Kala ko pure food, so sabi mo eh. Pag-profit, mag-shift. Ano yan? Nalang ako sa... Sige, kaya mo yan. Buti na lang may WHBF order ako sa Sabado. Ayo. Yes. Isabel, okay. Fabia Casero, good afternoon. Anonis, magkano po yung 1 is 5? I-message po natin, ma'am, mamaya. Hey, Isabel Corpus Briones, good afternoon.
Ali Kushman. Dali Victipal. Good afternoon. Mark Bildad. Opo, sana di makikita ang pagdadahilan hari nawa ng mga mabibisang pamamaraan para sa kapakanan, para sa kinabukasan ng bawat isa sa mga pangkapang. Yes, ang ganda na ba? Power. Bakit gumabagsak ang farm gate price? Pero price sa palengke hindi bumababa. Dapat ang gobyerno nagtayo ng Department Price Control para maka-implement penalty. Kailangan malaki ang penalty. Oh, Yon, maganda pong ano yan, policy or suggestion po. Yes, yan. Salamat po kay Sir Navarro. Sir Navarro, taga... Yan, yan po. Yan. Sir, pasensya na. Nakulimutan ko yung taga-Bisaya si Sir. Ayan. Ayan, si Natalie Red. Gano'n yan ni Sir Darren yes. Red? Yes. Pinsa mo ba ito? Ayan, sa... Red din po ang ipinido ko. Yes. Sabi si Jaime Del Rio. Ayan, sabi ni Sir, ni Natalie Red, dapat tanggalin yung mga middleman. Oo. Oh. Hindi natin pwedeng... Sigaw din naman. Yes. Hindi po, bigyan na lang ng magandang policy. Ayan. Jaime Del Rio. Trante, good afternoon. At Adi Untok. Good afternoon. Yes. Good afternoon din po kay Ma'am Divina, Kahindi Apostol. Hello, Team Atobi. Good noon. Yes. Sa kanila. Apo. Ayan, si June Between. Yes, Tolentino Rivera. Good afternoon. Ryan Love. Tutorial. Mario Martinez. Ay, Cornelio Martinez. Good afternoon po kay Tony Bacalo. Wow, ito. Yes, hi Rachel. Kamusta? Okay naman kami dito. Ayan, sabi na nakakamiss naman yan. Sabi. Yes. Hi kay Sir Chris Domingo. Good afternoon. Jeffrey Martinez. Good afternoon. FTRM. Mas masarap ang pagkain sa bukid. Kahit toyo. Toyo. At gulay. Toyo. Bakit toyo ang gulay? Tama po yan. Jimmy Ong. Good afternoon. Good afternoon po kay Ma'am Grace A. Hehan. Ilahe. Ayan. Kay Rene Gagantoha. Good afternoon. Don Pebrano. Good afternoon. Mr. Flores Jr. Good afternoon. Nayoram Sanitan. Good afternoon. Marlon. Siguro yan. Baka Marlon. Marlon. Ayan, Kay. Dabi na tayo experience. Yes. Jose. Si Jose Sabin. Ayan, Jody Harder. Ayan, si Ronnie Peralta de la Cruz. Good afternoon. Vicky Australia. Wilma Obsemeya. Alabo-labo na to. Ayusin naman. Romeo Obrador watching. Yes, Marvel Altamira. Good afternoon. Yan, Herbuda Vidal. Good afternoon. Next. Good afternoon po kay Masayas Apolinar. Yes. Rubeliat. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Sabranio Panyo, Protasio Navarro. Good afternoon. Daming bago, ah. Raquel Sabando Dagle. Oliver Carse. Good afternoon. Carse. Roland Almedra. Good afternoon. Mike Biha. Si Mike Biha. Good afternoon. Dennis Gomez. Yes. Sir Romero Burak. Good afternoon. Dante Casanova Renayo. Dito Arcilia Jr. Good afternoon. Chel Garcia. Good afternoon. Tim Atoferno. Yes. Uy, kilala ko yan ah. Yes. Good afternoon po kay Leo Montemayor. At kay Arce BF. Good afternoon. Yes. Good afternoon po sa inyo. Salamat tapos. Po yung maraming sa dami. Ang dami nila. Maraming bago. Pasensya na po doon kung nabubulol tayo doon sa mga names nyo. Obo, pasensya na po. Pasensya na rin po doon sa mga hindi namin. Balibaliktad din eh. Oo. Okay, so kami po ay pansamantala magpapaalam. Abangan niyo po ang susunod nating episode sa Magdalip na Sabado. Yes. Salamat po ng marami. Ayan, thank you po sa next Saturday. Saturday po. Ulit. Ayan, always remember, Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alaga ang hayop at pananim. Pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ay lang ang masaklap
ng pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya. Hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan. Humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong. Hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat, mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology, lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong. Hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.